Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Po sa ating lahat, ako po si Sister Susan Miranda mula sa kananayan ng CRC San Pedro Daughter Church. Sa umagang ito, samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Genesis 11 verses 31 to 32 na may pamagat na Terah moves from Ur to Haran. Bago po tayo magpatuloy, tayo po lahat ay manalangin. Diyos Ama sa langit, pinapasalamatan ka namin sa mga oras na ito, sa magandang ginagawa mo sa aming buhay, sa pagpapalang natatanggap namin, sa kagalingan ng mga may karamdaman, maging po sa opportunity na ipinagkaloob mo upang kami ay makabahagi sa ganitong gawain. Bagamat mahirap na kalilito ang bagong teknolohiya ngayon, sa tulong ng Banal na Espiritu at sa mga kapatiran ay matagumpay po namin nagampanan ang pinag-uutos mo na maihayag ang salita mo at humihingi po kami ng iyong paggabay upang may pahayag ang nais mong iparating sa bawat isa. Ang lahat ng ito, Ama, ay itinataas po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pag-aaralan. Bigyan lang po natin ng konting background si Terah. Si Terah po ang ama ni Abraham. Ang ibig sabihin po ng Terah, wanderer, na a person who traveled aimlessly, traveled from place to place, or homeless person. Si Terah ay nag-worship siya sa idols, pati pamilya niya, maliban kay Abraham. Sabi nga po sa verse 31, Abraham's family include two brothers, his sister Sarai, a nephew, and a niece. Together, the whole family moves from Ur. Ang Ur po ay nasa southern Iraq. Verse 32, they settle short of Canaan in Haran, where Terah will live out the rest of his life. It is from Haran that God with Abraham to leave his home. Ang aking supporting verses po ay sa Genesis 11:7 to 8. Sabi po dito sa verse 7, God confuses and scatters the people of the world to stop the building of Babel and its tower. A geology is provided showing the direct links between Noah and Abraham. The generation of Terah are introduced providing a description of the family out of which God will call Abraham to be the father of his chosen people. Hindi man sila nakarating sa Kanaan, may ibang plano ang Panginoon sa pamilya ni Terah. Kaya po, ganun din sa lahat ng tinawag at pinili ng Diyos upang manampalataya kay Kristo Jesus. Inalis tayo ng Panginoon sa impluensya ng kasalanan, pinalaya, pinaligtas, at namuhay ng malaya sa lugar na kung saan mayroong kapayapaan at tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay upang dalhin tayo sa pangako ng buhay na walang hanggan sa kalangitan kasama ng ating Diyos magpakailanpaman. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Diyos Ama sa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa kabutihang ipinagkakaloob mo, sa kasagutan sa aming mga panalangin, sa kagalingan sa mga may karamdaman. Salamat din po sa teknolohiya na nagagamit namin upang kami ay makapagpahayag ng iyong mga salita. Ito ang naggagabay sa aming buhay upang mapagpatuloy namin ang nais mong ipagawa sa amin. Lord, tinataas po namin sa inyo ang Charismatic Restoration Church, ang lahat ng mga daughter churches, ang aming Bishop Gadi, ang aming mga reverends, mga pastors at pastoras, at sa lahat po ng namumuno sa iyong pananambahan. Bigyan niyo pa po kami ng pag-iingat upang makaiwas kami sa pandemyang laganap sa buong mundo. Panatilihin niyo po kami maging maalab sa iyong presensya at patuloy niyo po kami palakasin at pagtalain. Ang programang Tinapay Mula sa Langit, Panginoon, Lord, salamat sapagkat ang salita mo ay nagiging pagkain namin sa umaga. Maging Lord, hinihiling po namin ang kapayapaan ng buong mundo. Nawa, O Lord, magkasundo-sundo po sila at magkaroon po ng maayos na pag-uusap ang mga namumuno sa bawat bansa. Maging Lord, ang darating na presidential election sa Pilipinas, Lord, marami po silang mga plano. Subalit, higit po kaming nagtitiwala sa mga plano mo at ang lahat ng nais mo ang siyang mangyayari ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito, Ama, ay itinataas po namin sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus.